Sa video na ito, pag-uusapan natin ang epekto ng parasite na Toxoplasma gondii or T. gondii na maaaring makuha natin sa pusa. Mga cat lovers, I want to emphasize that I'm not a medical professional. Information na nasa video na ito should not be considered as medical advice. Purpose bakit ginawa itong video na ito is for us to learn at para ma-encourage tayo to be a more responsible pet owners. This video may not have all the answers that you need. Kaya kapag may katanungan ka about your cat's health, talk to your veterinarian. Kapag may personal health concern ka naman, consult with your doctor. Ang Toxoplasma gondii is a single-celled parasite na nagkukos ng infection na tinatawag na toxoplasmosis. Ang parasite na ito ay microscopic at hindi nakikita through our naked eye. Karamihan sa mga pusa na may T. gondii ay mga outdoor cats that are active hunters at mga pusang kumakain ng undercooked or hilaw na karne. Once na-infect ng parasite ang pusa, pwede niyang maihawa ang T. gondii sa kanilang poops within 1 to 3 weeks. Ang tao ay hindi mahawa sa paghaplo sa pusa na ipapasa lamang ito sa poops nila. Ang infected na pusa ay maaaring walang sintomas, pero sa iilan na nagkakasakit dahil sa parasite na ito, sila ay maaaring magkaroon ng lagnat, kawalan ng gana kumain, weight loss, panghihina, pneumonia, inflammation sa mata, hepatitis, and seizures. Dapat ba tayo matakot? Lahat ng uri ng parasite, infection, or sakit ay nakakatakot kung iisipin natin. For T. gondii, understandable na matatakot tayo, pero dapat din tayo maging aware na may mga preventive measures. At ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at malakas na resistensya, malalabanan natin ang iba't ibang uri ng sakit kasama na ang sintomas ng T. gondii. Subalit sa mga buntis at mga severely weakened immune systems, especially yung may mga AIDS, may cancer, at nagki-chemotherapy, ito ay maaaring magdudulot ng seryosong problema sa kalusugan. Causes and life cycle. Ang cat family, which includes our domestic cats at ang kanilang mga relatives like the cheetah, lion, tiger, jaguar, and leopard, ay kinukonsider as definite host. Which means, sa pamamagitan nila, ang parasite ay nagre-reproduce at nakakapag-infect sa mga tao or ibang mammals. Ang ating mga alagang pusa ay maaaring ma-infect kapag nakakain sila ng daga, ibon, or other small animals na kontaminado. According to CDC or Centers for Disease Control and Prevention sa US, cats get toxoplasma infection by eating infected rodents, birds or other small animals or anything contaminated with feces from another cat that is shedding the microscopic parasite in its feces. Infected na pusa ay dudumi or magpupupo na may kasamang oocyst. Ito ay ang mature stage ng T. gondii na infectious sa tao. Paano nai-infect ang mga tao? Kaka-toxoplasmosis ang tao kapag na-ingest nito ang oocyst mula sa pupo ng pusa. Of course, hindi naman natin kakainin ang pupo, di ba? Pero ewan ko sa inyo. Pero ito ay maaaring ma-ingest natin sa iba't ibang paraan tulad ng accidental na paglunok or pagkain ng parasite after naglinis ng cat litter box na may oocyst or nag-gardening sa kontaminadong lupa. Or pwedeng nakainom ng kontaminadong tubig. Maaari ding ma-ingest ang oocyst sa pamamagitan ng pagkain ng undercooked or hilaw na karne. Pwede itong makuha sa pag-inom ng unpasteurized goat's milk. In some cases, kapag na-infect ang isang buntis, maaaring maipasa nito ang infection sa kanyang anak. Maaaring walang sintomas sa nanay pero may severe consequences ito sa baby. Ano ang mga sintomas sa tao? According to CDC, most people who become infected with Toxoplasma gondii are not aware of it because they have no symptoms at all. Kadalasan walang sintomas ang T. gondii at maaaring hindi natin nalalaman na meron tayo. Kapag healthy ang tao, nananatili ito sa katawan pero inactive or dormant. Subalit sa iilan, maaaring makakaramdam sila ng sintomas tulad ng fever, swollen lymph nodes, headache, muscle aches, skin rash, eye disease tulad ng eye pain, poor vision, and floaters. Sa mga taong may weakened immune system tulad ng HIV or AIDS at yung mga taong may cancer at nagki-chemotherapy, sila ay maaaring makakaranas ng mas matinding effect.
Ito ay maaaring magdulot ng serious eye disease na mauuwi sa pagkabulag at severe lung or brain diseases. Although most infections are considered asymptomatic, sinasabing may connection ang Toxoplasma gondii infection sa mga neurological or neurobehavioral disorders tulad ng schizophrenia, epilepsy, depression, bipolar disorder, dysphoria, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and obsessive-compulsive disorder. Subalit gusto ko linawin na ito'y kailangan pa na mas malalim na pag-aaral. Ano ang treatment? For a healthy person na hindi buntis, hindi required ang treatment. Ang symptoms ay kusang nawawala in few weeks to months. For pregnant women or persons who have weakened immune systems, may ibibigay na medications ang mga healthcare provider. Ano ang prevention? Para maiwasan ang pagkakaroon ng infection, ito ang ilan sa mga reminders. Wash hands with soap and water after cleaning cat's litter box. Wear gloves when cleaning cat litter or when gardening. Cook food to an internal temperature high enough to kill harmful pathogens. Rinse fresh fruits and vegetables under running water. Wash your utensils, cutting boards, and countertops with hot, soapy water after preparing each food item. Do not eat raw or undercooked oysters, mussels, or clams. Do not drink unpasteurized goat's milk. Ensure that the cat litter box is changed daily. Don't feed cats raw or undercooked meats. Keep cats indoors. Guys, ilalagay ko sa description ang mga references na ginamit ko para sa video na to. I suggest na kung may time kayo, try nyo basahin. Ang mga resources na ginamit ko are all reliable resources. They are from the government websites and trusted references. If umabot ka sa part ng video na to, kinukongratulate kita. Mag-comment ka ng knowledge is power. Great job, kapatid. Share mo na rin ito sa iba. Thanks for watching.